Oh, ang hirap mag-decide, no? So ito yung dilemma. Parehong company na in-applyan natin, yung isa already sent an offer. Yung isa, they sent a sign that they're interested sa'yo. In terms of difference, yung isa mas malapit, yung isa Vancouver, no? Hindi naman kalong kalayuan. Yung isa, on-site ka for 3 months and then pwede ka rin mag-apply for a hybrid work. Yung isa naman, hybrid na. In terms of salary, mas malaki yung isa. In terms of vacation, mas madami din tong isang to. pero nakukonvince pa rin ako na ang hirap kasi yung mag-decide eh. Dapat ba i-risk mo losing an offer and waiting it for another one? Pero kasi ang end goal namin is umandar na yung tenure ko with a company para makapag-apply kami for mortgage next year kasi nga balak pa rin talaga namin mag-upgrade. Kung hindi ko gagawin yon, mag-wait it out ka, mas malaki yung potential risk na madelay yon. So the question is, dapat bang i-risk natin? No. So pagmuni-munihan muna natin tong decision na to and then hopefully soon makapag-decide tayo. And I'm just praying na kung ano man yung maging decision natin, yun yung direction na gustong puntahan natin, no? Ni Lord, kasi ayoko maging masyadong objective dahil it would mean na I will be relying on my own decision. Hello TD fam, magandang umaga sa inyo. Today is Saturday and kasamang palad, may sakit si Joyce. So ngayon nandito tayo sa tindahan. Yan yung tindahan. Bibili lang tayo ng ulam natin para hindi na magluto si Joyce at makapagpahinga na lang this weekend. Dahil nga, mas maraming pakiramdam niya. So yun, puto muna tayo sa loob. Bili muna tayo ng kakainin natin for brunch. And then, magkita tayo ulit mamaya. Hello. Ano to? Papaitan. Okay. Isang medium na kaldereta. Tsaka isang medium na Bicol Express. And then isang medium din na chicken barbecue. Tsaka isang fresh lumpia. Ay, hindi pa ready? Ilang minutes pa siya? Oh, sige. So, nasa labas tayo ulit ngayon. Nakita nyo naman kanina, no, sa previous video clip natin, na bumili tayo ng pagkain sa tindahan. So, isa sa mga binili natin sa tindahan is nagpabili din si Joyce ng longganisa, skinless longganisa doon sa kanilang frozen section. Apparently, dalawang klase pala yung type ng skinless longganisa na meron sila na hindi ko napansin kasi daladala ko na kasi yung mga pagkain, siguro hindi ko lang talaga nabasa. Tsaka maliit lang naman talaga yung nakalagay na description. So yung nakuha ko palang skinless longganisa is hot. So ibig sabihin maanghang. So kaya ngayon babalik tayo ulit sa tindahan para nang sa ganun is mapapalit natin yung skinless longganisa na nakuha natin earlier. Kailangan na sweet, regular and sweet. Yung longganisa na kinuha natin kanina, hindi ko napansin to, hot pork longganisa, dapat regular. So, papalitan na natin. Ayan, andito na tayo sa tindahan. Yan. Hello TV fam. So, nandito tayo ngayon sa Walmart. Tingin lang tayo ng indoor shoes ni Clark. Kasi alam ko may parang Crocs dito na mura lang. So, tingnan natin. Ngayon ko lang nakita yung Walmart na sobrang dami ng tao. Sana ba yung time na makapili ako dito? Konti na lang yung pila sa labas. Okay, indoor shoes. Wala na siya. Hindi na kasi season eh. Kaya siguro tinanggal na. Ito, tingnan sa gitna. Well, may slippers pa rin dito.
Kaso puro pang babae. Ito. What's 19? 5 bucks na lang. Tingnan tayo. Size 10. 13. This is... What size is this? Ito nakakuha tayo. 9-10. 3 bucks. Ayan, 3 bucks. Ito siya. Yung kabila kasi wala na eh. Puro size 12. 12 and 13. Ito na lang yung nakita kong 9-10. Mag-iisa na lang to eh. Kunin na natin to. Hello TV fam. So, I know kaya kayo nag-click nung video na to is para malaman natin kung ano na ba yung naging decision natin. So, it is true, no, na nakita nyo sa thumbnail, no, we actually accepted the offer doon sa company na unang, you know, nag-reach out sa atin for an opportunity. Now, few things to note. Nung binigay sa akin tong offer na to, I actually requested for an extension kasi normally sa system daw kasi nila pagka send ng offer, normally yan automatic, they're only given 3 days. No, they're only given 3 days para yung candidate mag-respond if they're gonna take it. I would suggest, no, once if ever nandun na kayo sa stage na yon, you know, first thing na kailangan mong gawin is of course, regardless kung maganda yung offer or hindi, is kailangan nating magpasalamat. My recommendation is, number one, postpone, no? Kung halimbawa, ang nakalagay doon is they're asking you if you could sign it immediately. You know, I would recommend to put a hold on it, put a pause. Sabihin mo lang na you need to further review yung offer nila just so you can make the right decision. So, ganun yung ginawa ko. I requested for them to delay it for some factors. Number one is I want to study kung ano ba yung entire package na in-offer nila sa akin. Nandyan yung salary, nandyan yung benefits, nandyan din yung pension. No? Kasi kung nasa private sector ka, you're only given one pension. Pag nasa public sector ka, most often than not, you're given two types of pension. So, yun yung in-account natin. In-analyze ko kung ano ba yung nakukuha ko before versus sa in-offer nila sa akin ngayon. In reality, yung request nila is for me to even start earlier than what I was anticipating. Pero sabi ko, you know, dahil nga, you know, marami tayong kailangan i-consider na factors such as, you know, yung paghatid sundo kay Clark before, since remote ako, I'm able to do that. I wanted to understand kung ano pa yung mga potential na opportunities na meron yung ibang company. No, it's not us being greedy naman, pero we want to make sure na when we make the right decision, hindi siya magiging cause ng problem later on. Kasi ayaw mo naman mangyari na you accepted an offer and then all of a sudden, dahil may dumating na mga 2 or 3 more offers, is magre-rescind ka ng acceptance mo doon sa offer. So talagang binigyan ko ng careful thought. Pinagtasal din natin, no? Kahit nga in-extend na na-extend, seems that, no, yun pa rin ang ating endpoint. Kaya din siya tumagal kasi ng 1 week. I negotiated the offer na binigay nila. It's a rule of thumb naman, lalo na if you know that you're capable and you know the job already and you have a lot of experience regarding that particular role, it is recommended kasi dito to always ask. Not imposed, but, you know, ask. Kasi kung makikita mo sa job posting, meron naman sila dyan naka-indicate na salary range. Now, within the range, kung tingin mo na you deserve more because dahil sa experience mo, dapat nasa upper bracket ka, I would recommend, no, to negotiate. Ang step na ginawa ko dyan is thank them for the offer and then ask for time to review, propose your recommendation or your intention to be in the upper bracket, explaining, of course, the reason behind it, which is yung number of years of experience mo, yung mga type of projects na work on muna, that will make them realize, yeah, that's true, no? For sure, meron naman silang leeway dyan. Dahil nga, they wouldn't post yung salary range na yun sa job posting
kung hindi naman siya potential na makonsider talaga. So that's one point. So nag-negotiate tayo, we didn't immediately accept the offer. Kaya tumagal siya ng more or less 1 week. No, yung nakita niyong vlog, in the evening, nag-decide na tayo to accept the offer. Na kung saan, no, ipapakita ko sa inyo sa clip na to. Okay, TV fam. Pinag-isipan na natin ng maigi, no? And I think we came to a conclusion na i-accept na natin tong offer na sinend sa atin. So, hindi ko na papakita yung actual company. I-postpone na muna natin ng announcement. Later, as the days come by at mas nalalapit na yung umpisa natin, tsaka na natin i-disclose para at least may share ko din sa inyo yung experience, no, nung first day natin sa magiging panibagong trabaho natin. Ito sa pag sa system nila, no, electronic signature lang ang kailangan gawin. You just need to click a button na mag-accept ka ng offer. So pakita ko sa inyo. Yeah. Kita niyo ba yan? Hindi nagpo-focus. So, yun na nga, no? I-click na lang natin to and then i-accept na natin. They accommodated naman yung mga request natin. Yung mga questions na tinanong ko and the validations, siguro i-share ko na lang sa inyo after, no? Para at least makita nyo. So, after na ma-discuss sa atin yung mga benefits tsaka yung actual offer nila, we are at this point na I think it's best natanggapin na natin to para at least umaandar na rin yung oras ng tenure natin with this new company. And then, once na ma-disclose ko na kung nasaan yung panibagong work natin, pag-usapan natin kung ano yung experience ko ng first day, anong pagbabago, ano yung difference, no, between private and public. Lahat ng yan pag-uusapan natin at isishare ko sa inyo para nang sa ganun magkaroon na kayo ng idea ng difference nung dalawa. Ano ba yung mas magandang puntahan? Is it private or public? So, i-accept na natin tong offer natin. Isang click na lang. Ito naman siguro, pwede ko na mapakita sa inyo to. At mag-focus na siya. Tingnan natin, ha? Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. E-sign. Kiklik na lang natin yan. So, this is it, pansit. I-accept na natin to. Ay, double check lang natin kung tama ba yung mga nakasulat dito. Upon completion of 6 months, you will become eligible for the benefits. Okay, so meron talagang probationary period, no, pagka government yung ina-applyan mo. Ah, should be signed. Nagdadalawang isip, di ba? Tama ba? Click na natin to. Okay, fine, let's do it. Okay. Done deal. We officially signed it. Okay, so update ko na lang kayo regarding sa mga next steps. And then we'll see how things progress. So yun na nga, in-accept na natin yung offer. A lot of things are happening. Ngayon, we're really excited, no? Ngayon, we're just trying to prepare kung ano yung dapat natin kailangan i-prepare. As a matter of fact, no, kinausap ko na yung HR, senior manager, no? Saan ako mag-report. No, inalam ko na yung mga details, like, you know, saan ba nagpa-park? What is the regular expected attire? Expected time to be there? You know, sino yung imi-meet mo on your first day? All of those details, no, na kailangan mong malaman prior to going there. You know, okay na, masaya na, no? And then all of a sudden, nakakuha ako ng call from the manager itself. And hindi ko alam kung tatanggapin ko siya as a good sign or a red flag. So, you know, ito, sinishare ko lang naman sa inyo, no? Kasi tumawag siya. Halimbawa, ang starting ko would be, let's say, October 1st. Yeah, sabihin lang natin kung ang start date ko is October 1st. Doon sa conversation, sinabi niya na parang, would you be willing, no, if ipa-meet ko sa'yo yung isang specialist na under me as well, parang sa ganun, she has more knowledge to orient me, to teach me daw kung ano yung mga processes nila, and so on and so forth. Sabi ko, sure, maybe let me try first and identify the time and the day kung saan pwedeng ma-accommodate yung ganon. And maybe I can arrange a call with her. And then sabi niya, actually, you know, I know dito ka lang naman sa Richmond. Ang sabi niya is, you're more than welcome to be in the office. This is prior
to me starting. So, iniisip ko pa lang, you know, may start date ako eh. Yung orientation na iniisip niya, gusto niyang gawin prior to the start date. Medyo nakukuha niyo ba yung drift? If ganun yung magiging setup, kasi ako, I would start and I would work once I'm start getting paid. Pero ito, parang ang gusto niyang mangyari is mag-orientation na ako with this specialist prior to the official start date kasi daw mag-vacation. Regardless, di ba parang that will be parang off to ask a new hire with a team na member na ganito and then baka gusto mo nang matuto, punta ka dito sa office, pero hindi kita babayaran. So parang yun yung pumasok sa utak natin. Although he said it in a nice way, pero in layman's terms, yun yung ibig sabihin. On my end, parang napaisip ako, should I be concerned? Para kasing ito, ako, assessment ko lang if this will be the case. Parang red flag kasi sa akin yun. Pag may tao ako, hindi ko i-expect na pumunta ka sa opisina and then hindi kita babayaran. So, yun lang. Medyo naging concerned lang talaga ako when I heard that. Although I'm just looking at it, you know, medyo iniisip ko na lang, the intention is good. Why do you need to rush? Yun lang yun sa akin, di ba? So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo, anong tingin nyo? Is this something na dapat maging concerned ako? Should I watch out? And be careful. Hindi pa naman ako nagsa-start. I want to say na mali sana yung assessment ko. Kasi I'm just worried na parang pag pumunta ka doon, and then this will be the expectation or the treatment na makukuha mo, I wouldn't put myself in that position. So, yun lang. I just wanted to share about, you know, as a bottom line, no, in-accept na natin yung offer. Medyo na-throw off lang ako with that particular incident. Comment down below. Dapat ba akong maging concerned? Or he's just thinking or she's just thinking na it's something na coming from a very good place na gusto niya akong maging successful dito sa role na in-offer nila sa akin. Again, maraming salamat kung nakaabot kayo sa parte ng video na to. Kung hindi pa kayo subscriber ng aming channel, please paki-click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, you know, it's free. Share, and then like this video kung meron kayong natutunan and kahit pa paano is na-entertain kayo or we provided a bit of information na makatulong sa inyo kahit pa paano. So, again, thank you so much and magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.